Lumusot na sa Senate Committee on Local Government ang panukalang batas na layong bubuo ng Negros Island Region na ayon dito kay Senate President Juan Miguel Zubiri, mahalagang maipasa ang panukalang ito para mapabilis ang transaksyon ng pamahalaan para sa mga tao sa naturang lugar. Paliwanag ni Zubiri, sa ngayon ay malalayo ang mga opisina ng pamahalaan sa Negros Occidental at Negros Oriental. Binigay na halimbawa ni Zubiri ang pangangailangan na magtutungo pa sa Cebu City ng mga residente ng Dumaguete kapag may kailangan silang ayusin na dokumento sa DOTR, LTO o DOH. If you're coming from Negros Oriental, you want to file your papers to the DOTR, the LTO, to the DOH, lalakbay ka pa. Going to Cebu. Cebu. Because Negros Oriental is Region 7. So they have to go to Cebu City. You know how far that entails. They'll have to travel from Dumaguete to the southern tip of Cebu, which is Santander, and it's about another 4 hours going up to Cebu City. Sinususugan rin ni Senate Local Government Committee Chairman Joseph Victor Ejercito ang malinaw na pangangailangang gawing isang rehiyon ang Negros Island para mas mabilis ang mga serbisyo. Nangako naman si Senate Majority Leader Senator Joel Villanueva na agad isasalang sa plenaryo ang naturang panukalang batas. Nagpahayag rin ng suporta sa panukala ang Department of Interior and Local Government para sa kaginhawaan ng mga residente sa lugar. Ako si Jojo Sikat, walang inaatas ang balita.